isang mainit na pagbati sa inyong lahat mula sa The God Culture, kung saan inihimok namin kayong usisain ang mga ipinamanang kaugalian. Dahil ang sabi sa 1 Thessalonians 5.21 ay, suriin ninyo ang lahat ng mga bagay, panghawakan ninyo ang mabuti. Hindi namin hangad na makipagtalo, kundi ibig naming ikumpara kung ano ang tunay na sinasabi ng Biblia at kung ano ang mga tradisyon ng tao na siyang pinulaan ni Jesus. Sabi ni Jesus sa mga Fariseo sa Mark 7.9, inyong tinatanggihan ang utos ng Diyos upang masunod ninyo ang inyong mga sariling kaugalian. Ating ipagpapatuloy ang Solomon's Gold Series sa pamamagitan ng videong to na pinamagatang Hindi o Fear. Dito ay ating hahamunin ang maraming umaangking silang o fear, Sheba at Tarshish. Nabanggit namin ang ilan sa mga ito noon, ngunit ngayon ay aming ilalantad ang kanilang mga payag at aming patutunayan na sila ay mali. Sa aming pagsasaliksik, ito ang unang hakbang dahil ibig naming malaman kung mayroon niyang isang pag-angkin na posibleng totoo. Gayunpaman, aming napag-alamang sa labas ng Pilipinas, napakaliit ang preba mula sa Biblia, sa kasaysayan o sa geografiya man na sumusuporta sa mga lugar na ito upang atin silang seryosohin. Ipapakita namin sa inyo kung bakit namin nasasabi yan. Alam natin na mga bihasa sa Biblia ay kumakapit sa mga ilang kwentong katang-isip na naimpluwensyahan ng mga nakakubling kaalaman, ngunit hindi nila talaga sinusunod ang Biblia. Sa tuwing may makikita kaming tunay na pagpapahayag, nakikita namin kung paanong ang ilang manunuri ay walang kaalamang ipinagtatanggol ang kanilang paniniwala kahit na ito ay malinaw na mali. Nakapanood kami ng isang video kailan lamang tungkol sa lugar kung saan nakatayo ang templo sa siyudad ni David, hindi po sa Jerusalem, na siyang tunay na sinusuportahan ng nakasulat sa banal na aklat. Na dapat may isang tinatawag na manunuri ang sumagot sa videong yon sa pamamagitan ng isang video rin, kung saan binanggit lamang niya ang mga sinabi ng ibang eksperto at wala halos siyang ibinigay na impormasyon mula sa Biblia. Kanyang idinepensa ang kanyang pananaw habang inilalantad ang kanyang personal na qualification at mga narating na sa buhay. Gayon na rin ang sa mga taong kanyang sinusuportahan ang pananaw. At kanyang minaliit ang Ginoong nagbigay ng tunay na pagsasaliksik dahil ito ay hindi eksperto, kundi isang investigador lamang ng pulisya. Ipagpaumanhin po ninyong aming napansin. Ngunit hindi nga ba't ang isang investigador ng pulisya ay mas kapanipaniwala kaysa sa isang mapagmataas na manunuri? Kahit sa ang anggulo natin tignan, sa aming palagay ay opo. Maaari rin kayong makakita ng ganoong sagot sa ilan sa aming mga videos. Kung magkagayon, hinahamon po namin kayong patunayan ang lahat sa inyong sarili dahil kami ay hindi perpekto. Tuwing hahamunin natin ang tradisyon, ay madalas na magkaroon ng resistensya o pagsalungat. Ngunit ang katotohanan ay nakakalampas sa pagsubok. Isa pang bagay na ibig naming banggitin sandali. May natanggap kaming email na nagtatanong kung anong mga referensya ang aming ginagamit sa aming mga videos. Maaari inyong hindi napansin, lalo na't kung pinapanood ninyo ito sa isang cellphone. Ngunit aming sinisikap na lagyan ng bukal ng impormasyon ang bawat slide sa buong video upang may reference ang bawat isa. Kung kami man ay may nakaligtaang ilagay, kami po'y humihingi ng paumanhin. Dahil ang proyektong ito ay tunay ngang isang malaking gawain. Hindi po kami nagsasabing kami ay perpekto rito, ngunit kami ay nagsusumikap para sa napakagaling na pananaliksik. Umaasa kaming iyon din ang inyong makikita sa aming trabaho. Tingnan natin ang unang pag-angkin. Nakasama ang dalawang pinakamalaking umaangkin na sinusuportahan ng maraming marurunong dahil sila ay dumadalo sa mga seminars at naglalakbay na magkakasama sa mga grupo na tinuturuang mag-isip na pare-pareho gamit ang mga nakatakdang ideya
at paraan ng pagpapaliwanag ng mga bagay-bagay. Ang dalawang pinakamalaking umaangkin, ang lupain ng Kush, Ethiopia at Yemen. Sino nga ba si Kush at Joktan? Halina't sama-sama nating tuklasin ang katotohanan. Sa bansang Amerika, may isang educational na channel ng telebisyon, ang PBS o Public Broadcasting System. Sila ay nagpapalabas ng mga programang pambata at mga dokumentaryo ukol sa kasaysayan. Sila ay inaakalang kapanipaniwala. Sa kasong ito, dala nila ang napakapangkaraniwang palagay ukol sa lokasyon ng Sheba. Ngunit wala silang maibigay na reference buhat sa Biblia. Mali-mali ang kanilang pagsipi mula sa banal na aklat at kanilang iniuugnay ang reyna ng Sheba sa mga kwento ng kahiwagaan, mahika o magic, o mga kwento ng nakakubling kaalaman. Eh hindi naman po ito kwento ng kapangyarihan ng mahika. Ito po ay galing sa Biblia. Ayon sa PBS, ang kwento ng reyna ng Sheba ay mababasa sa mga libro at mga religious texts na sagrado sa mga Hudyo, Kristiyano at Muslim. Ngunit aling naisulat o libro, wala silang binabanggit. At walang hamak na mas kaunti o iilan lamang kaysa sa naiisip ninyo. At sabi pa nila, ayon daw sa Biblia, si Sheba isa lamang na reyna mula sa silangan na isang nakakagulat na pahayag. Kaya't aming binalikan at binasang muli ang kwento ng reyna ng Sheba sa 1 Kings chapter 9 at 10, gayon din sa 2 Chronicles at ang lahat ng mga talatang amin pang makikita. Niminsan po, ayon sa aming paghahanap, ay hindi binabanggit sa Biblia na ang reyna ng Sheba ay reyna ng silanganan. Minsan lang naming nakita na tinukoy si Sheba bilang reyna ng isang direksyon o patutunguhan. At yan ay sa Matthew 12, verse 42. At ito'y katulad na nakasulat sa Lucas. Aming nahanap ang isang direct ng winika ni Jesus na tumutukoy sa reyna ng Sheba bilang reyna ng katimugan o south. Gayunpaman, sumasang-ayon kami kung iisipin ninyong sa kwento, ang Sheba ay malinaw na nasa Ophir at ito ay tiyak na nasa silangan, sa timog silangan ng dagat Pasipiko. Ngunit ito ay maaaring isang simpleng pagkakamali lamang sa isinulat ng PBS, kaya palalampasin natin ito. Mangyari pa'y maaari nila itong itama sa pamamagitan ng pagtukoy ng reference mula sa Biblia, ngunit hindi rin po nila ito ginawa. Sinabi rin ni Jesus na ang reyna ay mula sa pinakamalalayong parte ng mundo at narito muli ang mapa ni Eratosthenes. Iyan ulit ay nasa silangan, ngunit hindi nila ito binabanggit dahil pinawawalang bisa nito ang katawa-tawang akala na ang Ethiopia o Yemen, kahit sa pinakamaliit na paraan, ay masasabing sila nga ay Ophir, Sheba or Tarsis, kung titignan ang kasaysayang nasa Biblia at ang geography. Ang mga manunuri o scholars sa mga panahong ito ay naniniwalang ang reyna ay mula sa kaharian ng Aksum sa Ethiopia, mula sa kaharian ng Saba sa Yemen, o kaya ay mula sa dalawang kahariang iyon. Aba, at may mga pagpipilian pa. Palagay ko'y ayos na. Wala na tayong pagtatalunan pa. Hindi po. Malayo pa pong maging klaro ang bagay na ito. Mas pagtuunan pa natin ng pansin ito mamaya, ngunit ituloy natin ang naisulat na artikulong ito. Ang kanilang pinakatanda ay ang pagdadala ng reyna ng mga bigkis ng kamangyan o insenso bilang regalo. Totoo po yan. Ang kamangyang ay tumutubo sa dalawang lugar lamang na ito. Sandali lang po, ano ang sabi ng Biblia? Kamanyang nga ba? Hindi namin ito maalala. 1 Kings and 2 Chronicles ay parehong nagsasabi na ang reyna ng Sheba ay dumating sakay ng mga kamelyo na may lulang mga pampalasa o spices sa Ingles. Ang Ebryong salitang ginamit ay besem. Ito ay pangmalawakang salita para sa pampalasa o spices. Ano ang sinasabi nilang kamangyan o frankincense?
walang binabanggit na kamangyan. Sinabi lamang na pangkalahatang pampalasa o spices. Mula sa isang dokumentaryong video ng National Geographic na pinamagatang The Real Queen of Sheba o Ang Tunay na Reyna ng Sheba, nakita namin ang talata sa Biblia na tinutukoy nila. Hindi po ito mula sa tunay na kwento at katulad ng ginawa ng PBS. Hindi nila talaga ginawang reference ang original na kwento sa Biblia, kundi ang mula sa ibang kasulatan. At sila gumawa ng pangwakas na pagpapasya o conclusion ayon doon. Sa aming palagay, ito ay hindi maayos na paraan ng pagsusuri at pananaliksik. Kanilang tinutukoy ang Jeremiah chapter 6 verse 20. Ano ang inyong layunin sa pagdadala ninyo sa akin ng kamangyan na mula sa Sheba at ng mabangong kalamo na mula sa malayong lupain? Ang inyong mga handog na susunugin ay hindi nakalulugod, ni ang inyong mga hain ay nakalulugod sa akin. Ang talatang ito ay nagsasabing kamangyan o frankincense, ngunit ang kwento ng reyna ng Sheba ay hindi ito ang tinutukoy. Binabanggit nito ang pangalang Sheba, ngunit aling Sheba? Alam ba ninyo na mayroong tatlong Sheba sa Biblia? Tatalakayin natin ito mamaya sa videong ito. Tuwing nababanggit si Sheba, hindi ito tumutukoy sa iisang Sheba. Pero teka muna, ano ang salitang Ebryo para sa kamangyan na siyang ginamit dito? Ito ba ay besem na siyang ginamit sa kwento ng reyna ng Sheba sa dalawang pagkakataong iyon para sa salitang spices? Kamangyan o pangsoob? Lebona? Hindi yan besem, hindi po ba? Ito ay ginamit ng hindi bababa sa 15 beses sa lumang tipan at ang Griyegong salitang libanos ay ginamit sa bagong tipan. Hindi po ba dapat ay alam ito ng isang eksperto? Ito ang dapat na kanilang unang sinasaliksik. Maaaring hindi alam ni Propeta Jeremias kung kailan gagamitin ng lebona, kamangyan, or besem, mga panimpla. Maraming reference ang nagsasabing si Propeta Jeremias ang siyang tunay na sumulat ng 1 Kings sa Biblia dahil ang Chronicles ay kilala na kopya ng kwento. Kaya ang pinagmulan ay ang 1 Kings at kung si Propeta Jeremias ang sumulat nito, ay alam niyang pagkakaiba ng kamangyan, lebona at besem, mga panimpla. Sa ano't ano paman, ang kamangyan ay isang napakahalagang panimpla. Ngunit ito ay hindi kinilala bilang panimpla sa kwento ng reyna ng Sheba. Basta na lamang sasakay kaagad sa isang eroplano na patungo sa Ethiopia, katulad ng ginawa ng taong ito mula sa National Geographic, pagkatapos na kanyang marinig ang kwento, na walang ginawang pagsasaliksik ay walang saysay. At sa aming palagay, ito ang tinatawag nilang matinong gawain sa telebisyon. Ang sino pamang naghahanap ng katotohanan mula sa isang kwento sa Biblia ay tiyak na magbabasa muna ng banal na aklat bago magbiyahe. Ngunit balikan natin ang ating pinag-uusapang sinulat ng PBS na nakakapanabik malaman ng kabuuan. Naalaala po ba ninyong sinabi namin sa ikalawang bahagi ng serye na Reyna ng Sheba ang tungkol sa Kebra Negast? Ang PBS po ay lubos na naniniwala sa kwento ng lingid na kaalamang ito. At makikita ninyo kung bakit. Ayon dito, narinig ni Haring Solomon ang tungkol sa reyna at ang kanyang malawak na kaharian. Kanya ring narinig na siya ay may kakaibang anyo dahil sa kanyang kaliwang paang biyak na kagaya ng sa kambing at mabalahibong binti. Wow! At ang ilan sa inyo ay iniisip na gawa-gawa lang namin ito? Totoo po. Ang mga ekspertong ito ay naniniwala sa walang kwentang istoryang ito. At hindi man lamang nila binabanggit sa sinulat na ito kung saan nanggaling ang kwentong yun mula sa puwersa ng natatagong kaalaman. Ngunit amin po itong isisiwalat. Tsak na ito hindi mula sa Biblia o sa Quran man lamang. Nabanggit namin sa ikalawang bahagi yung pagbabaliktanaw sa reyna ng Sheba na ang Kebra Negast o aklat ng kalwalhatian ng mga hari ng Ethiopia ang pinanggalingan ng kultong kwento na siya namang ginagamit ng ilang manunuri. Ayon sa aklat na ito,
Ang reyna ng Sheba sa Ethiopia ay isang babaeng kambing. Maganda kung gayon, hindi po ba? Kaya ayon sa kwentong ito, masasabing ang reyna ay isang nilalang na produkto ng dalawang magulang na magkaiba ang lahi. Hindi 100% tao dahil siya ay resulta ng manipulasyon sa nilalang ng Panginoon ng nagkasalang anghel. Isang bagay na binabanggit sa Genesis chapter 6 na siyang naging saninang baha. Atin itong tatalakayin ng mas malalim sa susunod na serye ng baha. Ituloy natin ang kwento. Pagkatapos, ang aling kambing ng Sheba ay sumiping kay Haring Solomon dahil hindi na paglabanan ni Solomon ang kanyang damdamin. Ngunit siyempre, hindi po ito ayon sa Biblia. At kay Mahima lang siya ay nagbigay silang sa anak ni Solomon sa kanyang paglalakbay pa uwi. Mukhang mas mahabang biyahe ito kaysa sa sinasabi sa Biblia. At dahil siya ay hindi 100% tao, maaaring siya ay nabuntis at nanganak sa loob ng ilang linggo o araw lamang. Ngunit kahit yan ay hindi tumutugma sa pagbubuntis ng isang kambing. Hindi po ba? Hindi po talaga. Ito ay isang kwentong hunghang ng natatagong kaalaman. Isang pagpapatunay sa pag-angkin ng mga lahi ng mga namumuno sa mundong ito na sila ay mula sa lahi ni Haring Solomon. At yan ay mas nakahihigit pa sa inyong iniisip. Tinuruan niya ni Solomon siya ang reyna ukol sa kanyang Panginoong Yahweh. Siya nga po pala, hindi sinabi ng Biblia na ang reyna ay nagsisilbi sa ibang Panginoon. Anong klaseng akala yan? Isang napakasamang akala po. At siya ay naging tagapaglingkod. Ilang taga-Ethiopia ang naniniwala na sa ganitong paraan dumating ang Kristyanismo sa kanilang bansa. Nakakagulat! Kaya lamang po ay ito ay noong 1,000 taon bago nabuhay si Jesus. At si Haring Solomon ay hindi pa Kristiyano dahil ito nga 1,000 taon bago pa sa panahon ni Jesus. Siyempre, ang media o tagapagbalitang mga organisasyon ay maaaring magsabi ng kahit ano gamit ang mga salitang may ilang nagsasabi na sino ang ilan, ikaw at ang tagapamahala ng iyong programa at siguro yung lalaki na kasalubong mo sa pasilyo, mag-iingat po tayo sa kahit anumang salita na sinusundan ng sabi ng ilan. So balik tayo sa pahayag ng pag-angkin na ang Ethiopia at ang Yemen ay parehong kaharian ng Sheba. Mayroong dalawang Sheba sa listahan ng mga bansa at mayroon ding Sheba na nakalilito sa interpretasyon ng kwentong ito. At muli, ang mga scholars na ito ay dapat na mas nakakaalam kaysa sa karaniwang tao. Unang nabanggit sa listahan ng mga bansa ay ang mga inapo ni Ham na anak na lalaki ni Noe. Si Ham ay may anak na lalaki, si Cush, na kilala na siyang nagtatag ng Ethiopia. At ang unang anak na lalaki ni Cush ay si Sheba. Tandaan po natin ang pangalang ito. At nagkaapos si Cush ng isang lalaki, si Sheba. Hayan, kaya mayroon pong Sheba sa Ethiopia. Nag-a-agree kami doon. Gayunpaman, kung hindi nila mas pinag-ibayo ang kanilang pananaliksik at sa kagagawa ng konklusyon na ito nga ang kaharian ng reyna ng Sheba, sila itiyak na hindi tunay na mga eksperto o scholar ng Biblia. Kahit si Abraham ay mayroon ding apo na lalaki na ang pangalan ay Sheba, kaya kailangan tayong mag-ingat ng husto rito. Sinasabi ba sa atin ng tunay na kwento ng reyna ng Sheba kung aling Sheba ang dapat nating hanapin? Opo, ngunit hindi natin ito malalaman kung ating puputulin ng 3 talata ng kwento dahil ito'y nag-uumpisa sa 1 Kings chapter 9 verse 26 at hindi sa chapter 10 verse 1 na kung saan nakalagay ang ulong pamagat sa King James Version. 1 Kings chapter 9 verse 26 to chapter 10 verse 1. At nagpagawa si Haring Solomon ng maraming barko sa Ezion-Geber na katabi ng Eloth sa baybayin ng dagat na pula o Red Sea, hindi sa dagat Mediterranean.
sa lupain ng Edom at nagpadala si Hiram ng sarili niyang mga aliping sanay na mandaragat kasama ang mga aliping ni Solomon. Pumunta sila sa Ophir at pagbalik ay nag-uwi sila ng 420 talento ng ginto at dinala ito kay Haring Solomon at nang mabalitaan ng reyna ng Sheba ang katanyagan ni Solomon tungkol sa pangalan ng Panginoon, siya ay naparoon upang subukin ito sa pamamagitan ng mahihirap na katanungan. Saan ang kanyang sariling lupain? Dahil sa 1 Kings chapter 10 verse 6, ang sabi, "Totoo nga ang aking narinig sa aking lupain. Ito ay ang Ophir." Kaya aling Sheba ang ating pinag-uusapan dito? Si Sheba na kapatid na lalaki ni Ophir. Sinasabi ba sa talatang ito na ang hukbong dagat ni Haring Solomon ay tumigil sa Ethiopia o Yemen at sinabihan ng kanilang mga reyna? May mga manunuri na naniniwala na dahil siya ay dumating kasama ng mga kamelyo ay sa disyerto siya nakatira. Ngunit kung siya ay dumating na nakasakay sa barko sa Ezion Geber na siyang tumutugma sa kwento, kinakailangan pa rin niyang magbiyahe sa lupa patungong Jerusalem. Kaya mali ang sapantahang galing siya sa disyerto. Ngunit ito ay hindi binanggit sa umpisa ng kwento. 1 Kings chapter 10 verse 10 to 13. Ang katapusan ng kwento. At nagandog siya sa hari ng 120 talento ng ginto na ibinigay ng reyna ng Sheba kay Haring Solomon. Gayun din ang hukbong dagat ni Haring Hiram. Kaya sila ay nandoong pareho, opo, na nagdala ng ginto mula sa Ophir. Saan po nang galing? Sa Ophir, sa Sheba. Nagdala mula sa Ophir ng maraming punong almug. Napatunayan po namin iyon ay ang puno ng Nara, ang pambansang puno ng Pilipinas, na isang ebryong salita, siya nga po pala. At mamahaling bato. At nagbigay si Haring Solomon sa reyna ng Sheba. At siya ay umalis at nagbalik sa kanyang sariling bansa, siya at ang kanyang mga alipin. Diyan po nagtatapos ang kwento. At siya nga po pala, hindi na siya muli pang nabanggit hanggang pangalanan siya ni Jesus bilang reyna ng Timog sa isang hula pagkaraan ng ilang panahon. Kaya ang reyna ng Sheba ay narinig ang ukol sa karunungan at sa Panginoon ni Solomon sa kanyang sariling lupain sa Ophir mula sa hukbong dagat ni Solomon na siyang nagpunta roon upang makipagkalakalan ng mga natural na kayamanan. Iyan ang kwentong sinasabi rito. Ang reyna ay dumating sa Jerusalem na kasabay ng hukbong dagat ni Haring Solomon at kanilang ibinigay na magkasabay ang kanilang mga handog sa hari pagkatapos ay umalis na ang reyna. Sinabi bang siya ay sumiping kay Solomon at saka umalis upang umuwi na? Hindi po. Sinabi bang sa kanyang paglalakbay pa uwi ay nanganak siya? Hindi po. Maaaring siya ay sumakay sa isa sa mga barko ni Haring Hiram upang bumalik sa Sheba, sa lupain ng Ophir. Atin itong hinimay-himay ng mas detalyado sa ikalawang bahagi, ang pagbabalik-tanaw sa reyna ng Sheba. Ito ay kitang-kita na, ngunit mukhang hindi ito napansin ng mahabang panahon. Ang paglalhad ng mga ganitong klase ng mapa ang sadyang nagpapahalaga ng maling kaisipan. Si Sheba at Havila na mga anak na lalaki ni Yoktan ay hindi nanirahang kasama ni Sheba na anak na lalaki ni Cush. Ngunit si Ophir ang susi rito. Walang Ophir sa angkan ni Cush at Ham. Sa angkan lamang nila Shem at Yoktan mayroon ito. At alam natin kung saan nagtungo ang mga anak na lalaki ni Yoktan dahil sinasabi ito ng Biblia. Mula sa Mesha o Mashad Iran hanggang sa Sefar, isang bundok sa silangan, naniniwala kaming ito ang bundok na ipinangalan sa kapatid na lalaki ni Yoktan, ang Mount Pulag dito sa Pilipinas, na isang ebryong anyo ng pangalang Peleg. Ito ay nagdadala ng eksaktong ibig sabihin ng layunin ni Peleg na ito ay nahati dahil noong panahon niya ang buong lupa'y nahati-hati ayon sa listahan ng mga bansa.
At huwag din nating kalilimutang sinasabi ng Biblia na ang mga barko ng Tarsis na nagpupunta sa Ophir ay naglalakbay ng 3 taon. Hayan ulit, ang Ethiopia at Yemen ay kung sa pinakamatagal na paglalakbay ay aabuti ng 3 hanggang 4 na buwan o maaaring mas maikling panahon pa dahil hindi na kailangan pang umalis sa dagat na pula. Na dapat ang Pilipinas ay tumatagal ng 3 taong paglalakbay, 1 taong paglalayag, 1 taon upang magtanim, mag-ani at makipagkalakalan, at 1 taong muli sa paglalayag pabalik. Ito ay tumutugma sa kwento, hindi katulad ng Ethiopia at Yemen. At aming ipinakita sa inyo ang isang reference na nagsasabing ang Sheba ay Ethiopia, isang bagay na tanggap namin dahil hindi naman ito mahalaga. Ang Shebang iyon ay apong lalaki ni Cush at hindi qualified sa kwento ng reyna ng Sheba dahil hindi ito kapatid na lalaki ni Ophir mula sa silanganan. Isang natatanging bagay na aming napansin. Ang artikulong na isulat ng PBS ay isinama sa 3 pang kwento ng natatagong kaalaman or occult stories. Pansinin po ninyo sa kanan. Bakit kaya? Ngayon, pag-uusapan naman natin ang tungkol sa Yemen dahil ang bansang ito ay kilala bilang lupain ng mga Sabeyo na binanggit sa dokumentaryo ng National Geographic ukol din sa Sheba. Ngunit ipinagpapalagay nito na ang Saba ay Sheba. Hindi po totoo yan at atin niyang patutunayan. Kahit ang Encyclopedia Britannica ay nagsasabing ang Saba o sinaunang Yemen, ang Sheba sa Biblia. Kahit papano'y napansin nilang ang Saba ay madalas na mabanggit sa Biblia. Ngunit mayroon bang bumabanggit sa mga talatang ito sa kanilang pag-angkin? Dahil sinasabi ng Biblia kung ano ang Saba. May nakikinig ba? Wala po. Hindi ang mga eksperto at manunuri o scholars. Hayan na naman. Ito ang maling Sheba. Ngunit tingnan natin kung ano ang sabi sa Biblia tungkol sa Saba at mga Sabeyo. Alam ba ni Haring Solomon at ng sumulat ng 1 Kings o Unang Hari kung sino ang mga Sabeyo o ang mga taga-Saba? Sa aklat ng Hob, chapter 1, verse 14 to 15. At dumating ang isang sugo kay Hob at nagsabi, ang mga baka ay nagsisipag-araro at ang mga asno ay nagsisisab-sab kasama nila at umatake ang mga Sabeyo at pinagdadala sila. Oo, kanilang pinatay ng talim ng tabak ang mga alipin at ako lamang ang nakatakas mag-isa upang magsaysay sa iyo. Wow! Kaya, bago pa man sa panahon ni na Solomon at David, ay kilalang maigi na ni Hob kung sino ang mga Sabeyo, ang mga taong mula sa Saba. Sila ang ginamit ni Satanas upang isagawa ang kanyang galit noong tinanggal ng Panginoon ang bakod ng proteksyon ni Hob. Ang mga Sabeyo ang nagnakaw ng kanyang mga baka at pumatay sa kanyang mga alipin. Ito ay nangyari daang taon bago sa panahon ni Haring Solomon. Sila ay nakipanayam at nakipagkalakalan sa mga Sabeyo noong umpisa ng humigit kumulang sa 1200 BC o maaaring mas maaga pa rito. Walang hiwaga sa bagay na ito at si Solomon ay maaaring tinawag niya ang mga ito sa kanilang kilalang pangalan katulad ng ginawa ni Nahob, Ezekiel at Isaias. Mayroon pa nga bang ibang ebidensya na ang mga Sabeyo ay mula sa Saba? Narito po ang 3 talatang tunay na nagpapaliwanag nito. Isaiah 43, verse 3. Sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, ang Banal ng Israel, ang iyong tagapagligtas. Aking ibinigay na pinakatubos sa iyong Ehipto, ang Ethiopia at ang Sheba. Pansinin po natin na pagkatapos ng 2 kapitulo, heto po ang sabi sa Isaiah. Isaiah 45, verse 14. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang yari ng Ehipto at ang kalakal ng Ethiopia at ng mga Sabeyo, mga taong matatangkad,
ay magsisiparito sa iyo at sila'y magiging iyo. Maaari bang maging mas maliwanag pa ang Biblia? Ang Ehipto, Ethiopia at Seba ay katumbas ng Ehipto, Ethiopia at mga Sabeo, Saba. Ang Seba ay katumbas ng Sabeo, hindi Sheba. Ito ay katumbas ng Saba, hindi Sheba. Hindi pa rin kayo kumbinsado? Sa International Standard Bible Encyclopedia ay sinasabing ang Seba, alalahanin ulit natin na anak na lalaki ni Cush mula sa listahan ng mga bansa, ang tiyuy ni Sheba mula sa Ethiopia, ang Seba bilang Saba, Saban at Sabeo. Ang mga Sabeo at Saba ay ang lugar ng unang anak na lalaki ni Cush na si Seba, hindi po Sheba. Ngunit narito ang isa pang bukal ng impormasyon. Ayon sa Strong's Concordance, ang salitang Seba ay mula sa salitang Saba. E sino naman ang mga Sabeo o yung mga taga-Saba? Sila po ay mula sa lahi ni Seba na tiyuhin ni Sheba. At wala kaming mahanap na salitang Ebreo na ibang anyo ng Sheba na katumbas ng Seba. Silang dalawa ay magkaibang salita at magkaibang tao. Kaya sila ay nakalistang magkahiwalay sa listahan ng mga bansa. Handa na ba kayo sa mas marami pang ebidensya? Psalms chapter 72 verse 10. Ang mga hari ng Tarsis at ng mga pulo ay magdadala ng handog. Ang mga hari ng Sheba at Seba ay maghahain ng mga alay. Okay, ito ay isang talatang ginamit upang sabihing ang Sheba at Seba ay isang lugar. Ngunit tignan natin ang kabuuan. Alam nating ang Tarsis at ang mga pulo ay nasa Ophir at sa kanyang kapatid na lalaking si Sheba. Ngunit ngayon, binabanggit ang Seba at ito'y nakakalito sa mga bagay-bagay. Kami naniniwalang ang Seba na siyang isang ibang anyo ng Saba o Yemen ay malamang na tumutukoy sa kaharian ng Saba na hindi pa namin nababanggit. Ang Saba na pinag-aawayang bahagi ng Pilipinas sa Timog Silangang Asya. Hindi ito mahalaga sa layunin ng videong ito dahil kung ito nga ang nasa Ethiopia, ay ito yung maling Sheba para sa reyna. Kahit ang tradisyonal na mga pagkakasunod-sunod ng lahi ng Yemen ay nagpapakitang ang Saba ay hindi ang Saba sa Biblia. Bagko sa ipinapakita nitong ang Saba ay pinangalanan mula sa isa pang Saba. At lalo pa nilang pinalito sa pagsabing maaaring hindi ang Sabang yun, kundi ibang Saba. Maaari po bang tumayo ang tunay na Saba? At ang mga manunuri o scholars ay tinatrato ito bilang isang simple at sarado ng kaso? Ang Saba ay Sheba. Kalokohan! Ang Saba po ay Seba, hindi Sheba. Tiyagain niyo pong hanapin sa internet at inyong makikita ang lahat ng uri ng minahan ng ginto na nadiskubre sa Africa, Saudi Arabia at Yemen. Wala ni isa man sa kanila ang magpapakita ng petsa dahil hindi po maaaring lagyan ng petsa ang ginto o karamihan ng bato na walang ibang palatandaan na siyang mahirap makita sa isang minahan ng ginto. Sila ay naglalabas ng pahayag sa media upang ibalita ang mahalagang nahukay nilang labi o relikya ng mga sinaunang tao at kultura. Ngunit wala silang mapapatunayan dahil sila ay naghahanap sa maling lugar. At saan sinasabi sa Biblia na mayroong minahan ng ginto sa kwentong ito? Opo, mayroong ginto at ito'y nanggaling sa kung saan. Na dapat ang Pilipinas ay may gintong malapit sa ibabaw ng lupa ayon sa Hari ng Butuan. Hindi kinakailangang hukayin ito sa bundok gamit ang malaking panghukay na aparato. Narito ang isang ipinadala sa amin ng isa nating manonood at ipinagpapasalamat namin ito. Ophira, mukhang ang Sharm el-Sheikh, isang Ehiptong syudad sa Sinai, ay dating tinatawag na Ophira. At ngayon ay mayroong isang strait o yung isang makitid na bangbang ng dagat na nag-uugnay sa dalawang malaking katawan ng tubig. At ang strait na katabing ito ng Sharm el-Sheikh
ay tinutukoy bilang ofira. Ang ofira ay katumbas ng ofir? Maaari. Kaya nga lang po, ang ibig sabihin ng ofira ay patungong ofir. Ibig sabihin, wala pa sa ofir mismo. Dahil ang hukbong dagat ni Solomon ay dumaan sa ofira, patungong ofir. Kami rin ay nakakita ng isang video na hindi maaaring ipakita sa inyo dahil sa legal na pagmamay-ari nito, na kung saan iginigiit nito na ang Africa ay ofir, dahil ang salitang Africa ay mula sa ofira. Kung ito man ay totoo, dapat ang ibig sabihin ng Africa ay patungong ofir, hindi yung ito ay ofir. Bakit mang-aangkin nang hindi muna iniintindi ang ugat na salita? Hindi po ba? Palagi kami nakakakita ng mga reference na ang Quran ay sumusuporta sa pananaw na ang reyna ng Sheba ay mula sa Ethiopia at Yemen, at nagbibigay din ito ng kanilang mga pangalan. Ngunit ito ay maling impormasyon. Narito ang talata sa Quran kung saan ang isang reyna ng Saba na siyang Sheba, ang mga Sabeyo, ay tinutukoy, ngunit hindi ang reyna ng Sheba. Hindi namin ito makita sa Quran o ang anumang pagbanggit sa pangalan ng reyna ng Saba. Alam nating kilala ni Haring Solomon ang mga Sabeyo o taga-Saba, at sila inabanggit noon pa mang panahon ni Hob. Kaya wala kaming alinlangan na nakilala niyang kanilang reyna sa isang pagkakataon, ngunit hindi iyon si Sheba, na kapatid na lalaki ni Ophir mula sa silanganan. Sino ang tamang reyna ng Sheba? Ngunit alalahanin natin na ang Islam ay hindi pa naitatatag hanggang noong ikapitong siglo o 1,700 pagkatapos ng panahon ng reyna ng Sheba. Sabi pa sa website na ito, ang mga tao ng Sheba o ang mga tinatawag na Sabeyo, sinong tumatawag sa kanila sa pangalang yon? Hindi po, ang mga Sabeyo ay hindi tinatawag ng mga tao ng Sheba. Hindi po yan ang sinasabi. Pagkatapos, sabi rin sa website na ito, ang kaharian ng Sheba, ibig sabihin Saba. Hindi po, hindi ito Saba. Ang Sheba at ang Saba ay hindi magkatulad na salita. Ang Sheba ay mula sa salitang Saba, hindi Sheba. Ito ay hakahakang lumalampas sa katotohanan upang subukin na ang isang bagay na wala ay ipagpilitang nandyan. Ipinapakita nila mula sa Quran na ito ang reyna ng Saba at sinusubukang iugnay ito sa Sheba. Ngunit walang prebang ibinigay upang pagsamahin ang Saba at Sheba. Ito ay ipinagpalagay lamang. At iyan po ay hindi tunay na pag-aaral at paghahanap ng kaalaman. Ang ibang mga scholar ay talagang nahihirapan sa pagpapatunay nito. Kanilang sinasabi na ang Ophir ay ang mga tao ng Indus Valley ng India. Kaya lamang po, ang civilization sa lugar na yun ay nawasak 700 bago pa sa panahon ni Haring Solomon. Kaya bakit nila sasabihin ang ganoong walang kwentang ideya? Upang labanan ang pagkakatagpo ng Espanya sa Ophir sa Pilipinas, ang mga taga-Britanya ay pinangalanan ang bundok ng Ophir noong 1801. Ngunit ang mga taga-Malaysia mismo ay palagi nila itong tinawag na Gunung Ledang at hindi Ophir. Hindi nila kailanman tinanggap ang pangalang yan. Walang makatwiran at matinong pag-angkin mula sa Malaysia, Indonesia, Australia o kahit alinman sa mga isla sa Dagat Pasipiko bilang siyang kinaroroonan ng Ophir, kahit na ang mga Solomon Islands. Ngayon naman ay talakayin natin ang Tarsis. Isa sa aming manonood ay nagpadala ng isang video na nagsasabing ang Gadara, Espanya ay Tarsis. Maraming salamat sa videong yon. Ayon sa Wikipedia, maaaring ito ay Tartessus na nasa Espanya. Ang dalawang lugar na ito ay nasa Espanya. Talaga? Sa Espanya? Nakalimutan bang sabihin ito sa hari ng Espanya na siyang umupa sa Mandalakbay upang tumuklas ng mga hindi kilalang lugar na si Sebastian Cabot?
na ang nakasulat sa kontrata niya ay ang paghahanap ng ruta sa kanluran patungong Silanganan hanggang sa Ophir at Tarsis. Nabanggit namin ito sa aming seri ng kasaysayan. Hindi po, ang Espanya ay nasa maling direksyon. Ang tanging talatang ginagamit ng mga eksperto upang patotohanan ito ay ang kwento ni Jonas. Ngunit hindi nila binasa ang lahat ng talata sa Biblia na ito ay Ophir, Silangan o Silangang Asya. 3 taong paglalakbay, mga pulo sa malayo, lampas pa sa dagat. Hindi rin nila napag-isip-isip na ang daungan sa dagat na pula ay sira noong mga panahon ni Jehoshaphat, bago sa panahon ni Jonas. Kaya ang dagat na pula ay hindi maaaring daanan patungo sa Ophir. At si Jonas ay tumatakas sa Panginoon, kaya't siya ay naghahanap hindi ng pinakamaikling ruta, kundi yung pinakamahabang paglalakbay. Tinalakay namin ng detalyado ang temang ito sa 3rd bahagi. Yung aming video ukol sa pagtatama sa paglalakbay ni Jonas. May nakikita po ba kayong lehitimong pag-angkin sa Ophir, Sheba or Tarsis dito? Wala po kaming nakikita. Ang nakikita namin ay mga desperadong pagtangkang pagtakpan ang tunay na kasaysayan ng Pilipinas, na siyang perpektong katugma sa mga lugar na ito sa lahat ng aspeto na aming sinaliksik. Inuulit ko, ang aming pangwakas na pasya o konklusyon ay ito. Ang Pilipinas ay Ophir, Sheba, Tarsis at sinaunang Havila, na may napakalakas na ebidensya mula sa Biblia, kasaysayan, geografya, mga ebryong pangalan at iba pa. Ngayon, para sa aming huling video sa sharing ito, ang 9th bahagi, ang hulang darating sa Pilipinas. Kung ang modernong panghuhula ay nakakatakot para sa inyo, huwag po kayong mag-alala. Sa parting ito ng serye, hindi kami manghuhula gamit ang aming sariling salita, kundi aming ituturo sa inyo ang mga talata sa Biblia kung saan si Jesus at ang mga propeta ay talagang nagsalita ukol sa kinabukasan ng Pilipinas. Sila ay nagsasalita sa inyo, Pilipinas, Ophir, Sheba, Tarsis. Ito po ang punto ng buong sering ito. Ngayong lahat ng kaalamang ito ay inyo nang naintindihan, hinahamon namin kayong tupdin ang nakasulat na mangyayari sa inyo. Naniniwala kaming ang Pilipinas ay bumabangon na. Marami pong salamat sa inyong panonood ng aming Solomon's Gold Series. Sana'y mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel at bisitahin ang aming website sa thegodculture.com. Alalahaning palagi na patotohanan ng lahat sa inyong sarili.